welcome back po sa aking channel TV Noitec Vlog po. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe dyan, magsubscribe na po kayo para mapalaki natin ang ating subscriber. Maraming salamat po sa lahat ng nagsubscribe dyan at sana po wala kayong sawang sumuporta po. Bali may ayusin po tayo ng analog na multimeter. Brother po siya na YH372C. Ang naging problem po nito, yung pointer niya pag nire-range ko sa times 10K, umapalo siya. Eh naka zero naman yan, lahat naman dito sa times 1K okay naman. Pag nire-range ko yan lahat dito sa ano, dito lang sa ohms niya. Pero pag times 10K, yun, pumapalo siya. I-share ko lang na ano ko na po to, na nalaman ko na po yung problem nito. I-share ko na lang po sa inyo para malaman din po ng baka maka-experience kayo na ganitong ano rin po, ganitong brand din na analog, baka yun din ang naging sira. I-share ko lang po sa inyo yun. Ito po yung loob niya, nabuksan ko na po siya. Ito po ang loob niya. Nung una po kasi, yung times 10K, pinalitan ko na yung resistor niyan. Dito, pinalitan ko na yung resistor niyan. Nasa ano yata ito eh, test natin yung ano niya. Good naman siya, lahat ng ano na, good naman siya. Ito po yung kanyang times 10K na resistor. Ito po yun, ito. Oh. 194K. Good naman po yan. Good naman po yan. Nakailang palit na po ako nyan. Hindi pa rin nagbabago ito. Pinalitan ko na po itong resistor. Sinner diode. Pinalitan ko na po yan. Ipakita ko lang po sa inyo yung problem nito para baka sabihin nyo joke lang ako. Hey. Lagyan natin ng battery po. Tsaka share ko sa inyo itong sa continuity niya na times 1, nilagyan ko ng yan LED. Sa mga ano kasi, katulad nito, wala po kasi siya. Ngayon, binutasan ko na po yan. Oh. Yan. Nilagyan ko siya. Bali, ang inano ko, yung LED na ano, para medyo tipid siya sa ano, sa battery. Dito ko po siya kinuha. Yan po. Yung mga scrap na ano po, kaya pwede natin mapakinabangan po yan eh. I-share ko po sa inyo mamaya. Ito po, lagyan natin muna ng battery para malaman nyo po yung naging problem nito. Ito po. Ito po, tingnan nyo po. Ayan po. I-range ko sa times 10K po. Buzzer muna. Ayan po, oh, pumapalo siya. Ayan po. Tingnan nyo po. Balik ko. Yun. Tapos times 10K. Yan po, hindi nyo masyado pumano kasi dito sa akin ang laki po ng ano. Ang laki po ng ano. Oh. Oh, gumagalaw po siya. Focus ko lang po, teka lang po. Para malaman nyo. Teka lang po. I-focus ko lang po siya. Ayan po siya. Naka-buzzer mode po siya. Tingnan nyo mabuti po. Ayan po. Naka zero naman po siya. Pag pitik ko po. Yun. Gumagalaw po siya. Balik ko po. Oh, bumababa siya. So, pag balik ko. Pag ano ko sa times 10K. Yun. Yun po ang naging problem nito. Okay naman yung pointer niya hanggang dito. Magandang tester po yan. Ayan po ang naging problem. Times 10K po. Yan. Ang naging sira po niyan, ito po.
Teka lang po. Ang naging problem po niya, ito po. Ito pong ceramic capacitor. Pag tinanggal ko po yan, tingnan nyo po. Yan po yan, oh. Ang value niya, hindi makita yung value niya. Makita po yung value niya. Bali ano po siya, yan po yung value niya. Yan. Sana nakikita niyo. Tingnan niyo po. Yung ano niya, tinanggal ko po. Nasa buzzer po tayo. Pipiti ko po pababa yan. Wala na po. Pag ano po, pumapalo siya. Yan po. Yan po, wala na po. Oh. Yan, wala po. Yan, wala po. Oh. Yan, yan po. Yan po. Yan po yung battery natin, no? Oh. Yan po yung ano. Ilagay natin yung S-probe natin para malaman nyo po. Para lang po to sa mga baguhan. Alam ko yung mga master natin dyan. Ano eh. Ayan po. Oh. Kaya naman po. Ayan po siya. Tama naman po. Okay na po yan. Oh, hindi na siya nagano sa ano. Naka-zero na po yan. Naka-zero na po yan. Hindi nyo lang kumano, pero naka-zero na po yan. Oh. Yan po. Balipalitan na lang po natin yun. Teka lang po. May share ko po sa inyo yung dilagyan ko po ng times 1K yung ating na ano indicator light na LED. Dito po binaybay ko po yung times ano, ito po yung kanyang times 1 na 10 ohms. Nilagay ko yung positive na positive na sa LED niya, yung positive. Tapos yung negative naman po niya dun po sa in ng selector na times 10K. Dun po sa in dito po. Pag dito po kasi nilagay ko sa may ano na niya, out na niya, masyadong maliwanag, kaya dito ko nilagay yung negative niya. Yung positive naman niya dun sa may times 1 sa 10 ohms niya. Ganyan lang po. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po meron kayong natutunan. Pasensya na po. Ngayon lang nakapag-upload. Busy po kasi. Share ko lang sa inyo para maka-encounter po kayo ng ganitong multimeter. May idea na po kayo. Sige po, maraming salamat po. Ilalagay ko na lang po itong ano, para tapos pakita ko na lang sa inyo. Salamat po. Yan po yung pinagpalitan natin. Inaasa natin. Yan po. Ayan na po yung diyan ko po nilagay. Nilagyan ko po ng ano, SMD na resistor para hindi masyadong maliwanag. Sige po. Okay na po siya guys. Naayos na po natin. Sana may natutunan po kayo. At saka
Bago po yan, bago ko po naayos yan, lahat ko po ginawa yan. Nilinis ko po lahat yung mga selector niya. Nilinis ko po, inalkoholan ko lahat yan, inano ko para, tapos pinalitan kong battery. Ganun pa rin po. Tapos doon ako na gano sa, yun, dami pong mga hinang-hinang po yan, oh. Kaya hinang-hinang po, ito nga po, tinanggal ko pa po yan. Ito po yung pinagpalitan ko po.